Vesil! Kasama ko kayo ngayon ang aking Junanok. Ang malaking elepante na to. Bakit kayo kasama ngayon? Kasi kinungkulit ako. Nag-regrade siya sa ano, show my. Ayan, so mag-start na ang inyong Vesil. Luto-luto lang ang thing. Say bye naman ano. Tapos na nga. Hello mga Bessie, ito sanang ilalagay ko kaya lang ayaw niyang lumaki kaya excuse siya ngayon. Ito yung mga tumubo na sibuyas, lagay mo lang sa tubig para mapwede mo na siyang gamitin. Pero hindi ko siya isasama sa menu. Okay, so dito na yung mga ingredients. Kulang tayo sa ingredients mga Bessie, pero okay lang yan. Yan, paminta. Si Mr. Rabbit, ay este, ano namang pangalan nun to, si Miss Carrots. Si sibuyas na kapag ikaw ay hindi nakahanda, lagi niyang pinapaiyak, Charles. Ayan, si itlog. O, tingnan niyo si itlog, mga besi. Meron siyang nakasulat na expiry date. Kaya bawat na ano na dito sa Italias may expired. O, sa Pilipinas nga ang itlog hanggang ano eh, kinakain pa rin din nga natin. Alam ko may expiry date pa o hindi, no? Tsaka itong si giniling na karne. Karne ng baboy tayo mga besi. Dahil pork siomay ang gagamitin natin. Salt. Finos salt. Hindi ko na ilalagay buong karton, bes. Pinakita ko lang. At saka itong si maizena. Amido de maiz. At ang pinaka-favorite ni Madam Juday, markang pinya. Soy sauce tayo ngayon. Ito is pang ano lang naman. Panghalo ko lang para lang sa lasa. So, ang gagawin natin na siomay mga besi ay kasama ko ang aking dalawang besis. Sila, shout out sa aking dalawang kaibigan na si... Eto na mga besi, yung ground pork. So, pwede din kayo magdagdag sana ng... shrimp, mushroom, o yung singkamas. Kaya lang wala nga tayo dahil sa COVID-19 na yan. Naka-lockdown tayo sa bahay. Kung ano na lang yung nandyan sa freezer, yun na lang pwede natin gamitin. Ayan na po yung natad-tad na sibuyas, carrot, na pinaka-hate ng anak ko. Pero siyempre, pag nailagay yan, kakainin pa rin niya. At saka itong bawang. So, mag-start na tayo mga bes. Nung dati, yung ginawa namin is mayroon siyang mushroom. Pero ngayon, wala kaming nabiling mushroom. So, ang gagawin natin is without mushroom, without shrimp. Simple as that lang ang gagawin natin. So, ihalo ko na dyan yung karne. Okay. And yung itlog. Isa lang na itlog mga bes. Pepper. Ayan. Dahil mahilig tayo sa pepper, masarap yan. And half teaspoon lang ng salt. Pwede naman natin dagdagan mamaya. And yung maizena, maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon para lang naman para hindi siya ano mamaya yung kakalat para hindi tayo mahirapan. Sprinkle mo ng besi. Okay. So, ngayon is halo-halo time na. Yes. Para hindi madumihan ang kamay mo, kung mayroon kang plastic, kahit yung supot na kung anong mayroon kang supot dyan. Basta yung hindi naman gamit, besi. Ayan. Lamas-lamasin mo hanggang sa sila'y magkasama-sama, besi. So, shout out ko nga pala si Madam Alindog. Oy, shout out. Salamat sa comments mo, Madam. Eh, siya ay napatawa sa ano, sa vlog ko ng Dulgana na 'yan. Of course, 'yan din naman ang gusto ko, yung naaaliw ko kayo, ganun. Para naman hindi tayo malungkot habang naka-quarantine tayo. Si Ate Ellen Rillamas. 'Yan, maraming salamat. And of course, yung dalawang besi ko, nakasama ko sila lagi, si B1 na si Vivian Hufano. Yan, shout out sa inyo mga besi.
And ang victory namin na si Miss Rosaline Mendoza. Ayan, siya ang gagawa ngayon ng pangbalot natin mga bestie kay Shomai. Of course, homemade Shomai tayo. So, pati yung pangbalot is homemade Shomai. Ayan, humalo ka lang ng humalo, bestie. So, kung gusto nyo ng may soy, mga best, pwede naman lagyan. Or yung oyster sauce. Kaya lang, pampalasa lang naman yun. Yung iba, nakikita ko naglalagay sila. Pero tayo nga, dahil wala nga tayo, so okay na to. Game na lang. Yan yung kung anong mayroon sa bahay, mga bestie. Yun ang gagamitin. Huwag ka na maghanap ng iba. Madali lang naman akong kausap, mga bestie. Okay, and dagdagan lang natin ng soy sauce. Oops, 1 teaspoon. Ayan. And, hahaluin ulit, mga bes. Pagkahalo nito, besi, mag balot na tayo ni Shomai. Mas okay siyang ano, pag medyo madikit pa rin, ibig sabihin medyo kulang pa siya sa floor. Lagyan na lang natin konti-konti. Para hindi siya dumikit. So, ibig sabihin, ayan, sobrang lambot niya na. Yan, yan ang texture na hinahanap natin. So, kailangan gumawa lang tayo ng hole sa gitna. Para mas massage natin. Medyo malambot siya. Para mas ma-massage natin mabuti. Saka natin siya mag-cut tayo ng tago muna natin siya dito sa plastic. Ito isa. Tapos itong isa. I-roll lang muna natin siya. Oops. Ano siya na-roll? Gawa tayo ngayon ng maliliit para gawa tayo later ng madaming pambalot. Actually, meron din naman siyang exact measurement tsaka yung bigat niya. Pero since nasira kasi yung pangtingbang ko, ano ko na lang siya parang yan, tabi muna natin sila. Yan, ganyan siya kaliliit. Saka natin siya bibilugin. Okay. Yan. Bilugin lang natin siya. Ngayon, pwede na. Yan o. Hanggang sa numipis siya na numipis. Pag medyo alam nyo, nagiging sticky siya. Malambot siya. Lagyan lang natin ng flour. Hanggang sa bumilog siya ng bumilog. Yan. Diyan na natin gagamitin itong pang roll para mas manipis. Para mas mabilis siya. Actually kasi, ito, mas mabibilog niya. Tingnan nyo ah. Yung shape na gusto natin is mas masusunod. Mas madali siyang ma-achieve. Yan. Tingnan nyo, ang bilis. Ang bilis niyang lumipis. Hindi siya madali. Sa umpisa, nung una ko, parang laging dumidikit. Pero pagka na lagi kayong gumagawa, masasanay ka rin. Tsaka kailangan magawa nyo yung bilog na gusto nyo. Kasi ito parang mas nagra-round.
mas nagra-round yung o. Ayan o, pumibilog na siya. Mas manipis. Ayan. So, yung shape, para mas bumilog siya. Ayan, di ba? Pag nagbalo tayo ng siomay, medyo ganito na yung shape niya. Pwede na. Okay? Ngayon, ilagay na lang natin siya sa isang lalagyan. Para yung mga magagawa nyo, pagin nyo na tatong-tatong na lang. Okay? Ito na siya, guys. Mga best, kung nahalo nyo na si karne si at yung ibang mga ingredients, punta na rin tayo at gumawa ng sarili nating homemade na steamer. Kasi wala kaming steamer, mga bes. Gawa ng, ano, yung pagka-lockdown niya. Ayan. Utak naman ng anak ko to, mga bes. Yung rice cooker, dahil wala din siyang steamer, is linagyan ko na ng half na water sa loob. Tapos, binalutan ko siya ng aluminum foil. Tapos, binutas-butasan namin na ganyan para paglabasan ng kanyang steam later on. So, yan. So, gamitin ang utak. Gamitin pagiging Pinoy. O, yan, mga besi. So, magbabalot muna kami, mga bes. Hindi naman kami expert, ano, na magbalot. Ayan, ganyan lang ang balot namin. Bahala na kayo kung paano nyo balutin din yung iluto ng siomay. O, dahil kumukulo na yung ating steamer, is ipupunta na natin itong mga nauna natin na balot. Ayan. Homemade steamer. Ay, nako. Gawan talaga ng paraan, ano, mga besi, kung gustong kumain. Ayan. Paglayo-layuin mo lang, mga bes, kung ilagay mo sa steamer para maluto siya. Kasi kung magkakadikit sila yung bichini-bichini, hindi makakaikot yung si steam. Ayan. Okay. Ay, napuno agad. Malalaking masyado itong nagawa natin. Okay. Ayos-ayos lang, mga besi. Kasi pang pamilya naman kasi, besi, ito. Hindi naman pang negosyo. Siyempre, pang mang negosyo, eh, konti-konti lang ilagay mo na yung mga ingredients para kumita. Ganun. Ako, itong homemade namin ni steamer, napipit-pit. Sandali lang, mga besi. Ipagit na lang natin sila siomay. Kasi napipit-pit siya. Hindi rin siya maluto. Ayan, pagit na muna lang. Ayan. So, tingnan natin. Okay. Pwede na siyang umikot. Okay. Ganyan ang itsura. Best, habang hinihintay ang inyong ano, magtatad na kayo ng bawang. Para ito sa pang toppings mamaya ipriprito natin, mga besi. Ayan. So, lulutuin mo lang si siomay ng 20 to 30 minutes para hindi naman tayo kumain ng hindi luto na karne sa loob. Okay. So, yan. Ipagpagpritiuhan ko na ng bawang. Painitin mo yung kawali. And then, lagyan ng mantika. Ayan, hintayin lang, mga besi, na uminit konti yung mantika. Tapos, saka natin ilagay si bawang. Tingnan natin itong si siomay. Ooh! Naku, ang sarap. Hintayin pa natin habang siya'y maluluto. Ayan, pag ilagay na si bawang, mga besi, huwag hayaan na magdidikit-dikit. Halu-haluin lang natin siya hanggang sa siya ay mag-brown. Ayan. Ito nga pala yung natira namin na hindi nabalot. Mamaya ipiprito ko na siya. Ayan, mga besi, halu-haluin lang. Kaya itong ginamit ko na na sandok, mga besi, para pag kinuha ko mamaya si itong mga piniprito ko na bawang, is madali lang nahulihin sila kasi maliliit lang. Ayan. So, 5 minutes na lang itong si siomay, okay na. Siomay na naluto. Ay!
dumikit. Alam yung nakalimutan ko mga best, maglagay ng oil sa ating steamer na napakaganda. Yun, ang lalaki. Ang lalaking siomay. Ay, ayan mga besi. Ayan na mga besi ang aking bawang na naprito, pang topping siyan. So ito na yung mga naluto. Ayan. Mag-fry na tayo. So ito si siomay. Lagyan ng lemon. Ayan, bono. And then soy. Lagyan kung gaano karami ang gusto niyo mga bes. Tsaka yung bawang. Ayan. Kung may sili pa sana tayo, yung sarap-sarap. So yan mga bes. Shout out ko nga pala si Blessy Manuel na nagtanong kung paano gagawin ang siomay. Kaya pala ako naggawa. Yan na ang ineng. Pwede din na yung nagawa mong siomay na yung ganito, is pwede mo siyang iprito. Yun yung fried siomay na sinasabi ko. And itong steamed, is pwede mo na rin gawin na ganito, or pwede mo siyang itoppings sa molo, pansit, na yung parang yung na-i-upload ko din na video. Yan. Shout out din kay Ate Doris Frias. Salamat sa comment mo. At mga besi ko, ito na ang mga pagkain natin. Besi, Vivian Ufano, and Rosaline. Ito na ang ating siomay. Thank you sa iyong pagtuturo na gumawa ng wrapper. Ito na ang ating tester. Yan. Kome? Bono. Ayan, nasatisfied din mga besi ang kanyang craving. Bono daw. Yan, ang siomay a la Rome. Bye mga besi! Say bye! Mga besi, hindi pwede na hindi natin tikman dahil tayo ang chef. Chef daw. Tikman natin besa. Ha? Bono! Thanks for watching! And don't forget to subscribe, mga besi! Bye!